So hi guys, andito naman ako ngayon para share ko sa inyo sa i-troubleshoot ko dito sa Ford Ranger. Sabi ng may-ari, pag medyo malayo na ang kanyang natakbo, biglang nag-lose power pag may lumalabas na sign sa kanyang dashboard. Tapos sinabi ko sa kanya kung check engine ba, hindi naman daw. So ngayon pag tingin ko, nag-check engine na, ngayon lang na ito nag-check engine kasi lost power na siya. So ngayon, ang gagawin ko, road test drive ko muna kung ano talaga yung sinasabi niyang lost power. So guys, simulan na natin. So sa nakikita nyo po guys, ngayon nag-check engine na siya. Dati na po, hindi na po to ganito. So bago natin i-scan, i-test drive muna natin para malaman natin kung anong naging problema niya. So ngayon guys, medyo may power pa siya. So guys, pag na-encounter kayo nito, check engine or hindi pa na-check engine, tapos mayroong sign, pag mayroong sign malabas sa kanyang dashboard, tapos na lost power na siya, tapos mayroon kayong naririnig na parang hangin na sobrang sipol or turbo kasi niya ng paganyan. Ngayon parang hungaw, parang may butas yung tunog niya. So ngayon.
So ito na po guys, hanggang dos lang ang kanyang RPM, hanggang 2000 RPM lang siya. Ngayon sobrang apak na ako, biglang ganyan lang po siya. So ito na po. So guys, ganyan lang po ang kanyang takbo, hindi na po siya makatakbo na po ng malakas. Kahit anong apa ko kahit anong apa ko ng accelerator, hindi na talaga siya tatakbo, hindi na talaga angat, hanggang dyan na lang. 80 kilometers lang ang kanyang kaya. So yan po guys, so check engine, yan na lang ang kanyang RPM na makaya. Ngayon po nakaapak po ako ng sobra, pero ayaw niya pa rin tumakbo ng mabilis. So ayan po, pa ka-fluctuate po ang kanyang RPM, maging okay, tapos hindi naman. So ito na po. So hanggang doon lang po ang kanyang kaya na power guys. So i-scan na natin kung ano talaga yung problema niya para makita natin siya. Ayan. So habang nag-scan tayo guys, ito po yung lumabas. Ayan, mass airflow sensor range, tsaka yung map sensor nya, hindi sila meaning yan, hindi sila nakatugma. So balik na po tayo sa shop para tignan natin kung map sensor or airflow or hose lang ang kanyang sira, kasi ganito talaga kadalasan masira sa mga Ford Ranger, mga Everest, kahit na Mazda. So balik na tayo sa shop guys para tignan natin. So ayan po ang kanyang map sensor o manifold absolute pressure sensor. At yan man po yung mass airflow sensor niya, ang tagasukat ng hangin. Tapos ito naman po yung turbo hose niya. So yan po ang unang i-check up natin at tatanggalin, kasi yan kadalasan yung mabubutas, nasira na hose sa mga Ford. So tanggalin muna natin para makita yung hose para ma-actual check up natin. So buksan po natin yung parang, so yan, so makikita nyo po yan guys, may butas na siya, nag-crack yung hose niya. So yan po ang dahilan kaya umiilaw yung check engine. So dahil yan po ang nakita natin na sira, yan lang po muna ang palitan natin, yung turbo hose niya.
i-repair po yung hose niya at yung crock. Makikita nyo po, medyo malaki na po yung crock ng hose niya. So kaya nag-lose power siya kasi hindi pantay ang sukat ng mass airflow sensor at MAP sensor. So dahil meron akong extra na hose dito, napalitan agad. So ayan po yung original na hose niya. Segment. So ayan po guys, na tapos na natin
ikabit yung bagong hose niya. So check muna natin kung masikip na talaga. So nakikita nyo po yan, kahit na may parang damit siya na tila, nabubutas pa rin siya sa sobrang lakas ng turbo niya. Yan po dahilan kaya loss power. So guys, tapos na natin palitan yung hose kasi yun lang ang nakita nating sira. Bago kasi natin yung palitan yung mga sensor, yung map sensor at saka airflow sensor, dapat okay yung mga hose niya, mga linya na sa hangin, kasi hindi kasi yun basta-basta na sisira yung mga sensor na yun. So ang nakita natin yung hose butas. Tapos Ang gawin po natin kasi mag-check engine pa yan siya ngayon kasi naka-save yan sa memory. Gawin po natin is i-delete natin siya. So sa mga gusto mag-DIY po dyan, so kung lang mga sasakyan, dapat yung piliin nyo na scanner kung bibili kayo. Yung scanner na may data stream, live data stream, yun ang maganda. So ang nakikita ngayon, ito na lang po, ganito pa rin wala kanina, mass airflow tapos map sensor nya. So gawin natin dito kasi napalitan na itong hose natin, ang hose i-clear muna natin yung code, tapos i-test drive natin. Pag tapos natin yung test drive, pag babalik din yung check engine, babalik nito na fault code, may posibilidad na sira talaga yung map sensor at saka airflow sensor. So ayan na po, wala na pong trouble code, okay na po siya. So ayan, so start natin nag check engine. So start na po natin guys para malaman natin. So makikita nyo po wala na pong check engine kasi gi-delete natin. So gawin na lang natin ngayon is mag test drive tayo para malaman natin kung babalik pa ba. So yan na, test drive muna natin guys.
So guys, ayan po, first acceleration ba lang niya, lagpas na agad. Tapos okay na yung pyersa na, wala na yung loose power kanina, tapos wala na yung parang sungaw na hangin, parang may leaking na hangin yung dati pag accelerate mo, merong parang hangin na sungaw na malakas. So ngayon i-test drive natin ng mga ilang kilometro, kasi sabi niya mga ilang kilometro pa kasi babalik. So ayan po, ang lakas na nanyang hatak, yung original na hatak niya ay bumalik na. So guys, salamat sa mga patuloy na nanonood sa akin, at sa mga hindi pa napag-subscribe sa channel ko, please subscribe, yes. Para and click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod ko ng mga videos. So guys, sa mga medyo natawa dyan sa mga Tagalog ko, masyadong matigas, ganyan talaga mga Bisaya mag-Tagalog, masyadong matigas. Yung iba naman expert, sa akin hindi ako expert sa mga Tagalog. Guys, nasa ilang kilometro pa lang tayo. Tayo makabilis ng takbo dito kasi sobrang traffic, kasi meron silang ginagawang overpass dito sa General Santos City. Pinapaganda nila yung mga gumagawa sila ng mga ng overpass ngayon dito, kaya medyo traffic. So yan po guys, ang sarap sa paan ito kasi sobrang gaana niyang acceleration niya. Kanina parang mag-flooring na siya yung accelerator pedal mo, pero ang takbo niya pa ang bagal pa rin. So ayan po. Diba? Dati nahihirapan siya mag takbo sa kapag siya ma-accelerate kanina. Yan, wala na check engine. Sarap. Ang gaana ng kanyang pedal. Kanina parang gusto mong naka-full throttle ka palagi para tatakbo lang siya mabilis. Ngayon kasi kahit tapakan mo lang ng kunti, hatak agad. Nakikita nyo po guys, kunti pa lang ang apa ko nyan, lumalagpas na ng 2000 RPM. Kanina kahit anong apa ko, maglagpas lang siya ng kunti ng 2000 RPM, tapos yun na lang. Kahit mag-flooring na yung accelerator pedal, hindi pa rin tatakbo ng mabilis. Pag ganun yung
sira ng sasakyan mo pag nag long ride ka. Hilot talaga yung paa mo kasi malaging nakapak, ubos agad yung krudo mo dito. So sa mga na-experience ko kasi pag ganito sa mga Ford, yung kadalasan nasisira nila yun yung mga turbo hose nila kasi masyadong mabilis lang yung mabutas, yung masyadong malambot. So ayan na po guys, ang sarap. Sundan dito na Everest, yan po Everest. So wala na po tayong check engine, okay na po talaga yung performance nya, lamig pa ng aircon. So guys, yung aircon pala nito, bago ko lang to ginawa, yung sira nito is yung thermostat sensor niya. So hindi ko pa na-upload yung video na to, yung vlog na yon, kasi hindi ko pa na-edit. So kung gusto niyo abagan guys kung paano ko yun ginawa, paano ko yun tinis, testing, subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo agad kung meron ng bagong diagnose. So guys, sobrang traffic dito, hindi tayo makatakbo ng mabilis, hindi natin matestingan yung power ng Ford. Dati, share ko lang sa inyo guys, dati naka-encounter ako ng ganito, manual na Ford Ranger. Nahirapan ako maghanap kung anong sira niya kasi pa ang naisip ko yung map sensor niya, para naisip ko yung map sensor niya na sira yun. Hindi ko na check yung hose. Kaya ang ginawa namin, naghanap kami ng ibang Ranger, yung map sensor i-try namin, ganun pa rin ang sira. Tapos na gin-check ko yung hose niya, yun lang pa yung sira, yung sa turbo hose niya. Buti na lang hindi kami nakabili ng map sensor, pinalitan na namin yung mga air filter, map sensor, hindi pa rin makuha yung sakit. Yun pala, yung hose lang pala. Share ko lang sa inyo guys. Baka maka-encounter kayo ng ganitong sira. Ganun naman nangyari sa inyo. Magasto pa kayo. Baka makatulong to sa inyo na ganito rin yung mga Ford nyo. Guys, dito na tayo sa highway para makapag-arangkada tayo. My God. Hindi rin pala. Kasi sobrang traffic din pala dito.
So kaya mamabagal ang traffic kasi yung mga trisika dito sa gitna na tumatakbo, sa gitna na madaan, hindi sila na pa. So mga ilang kilometro na tayo tumatakbo, hindi pa rin lumalabas yung check engine, yung sinasabi niyang warning. Hindi ko kasi makita yung warning sign na sa dashboard na sinasabi niya, kasi check ko ngayon, check engine ang lumabas, hindi na warning sign. So ito na pong hatak niya, ang lakas, ganda na ng acceleration niya. Tingnan lang yung apak mo, takbo agad. So yan po guys, kahit hindi ko na maapaka ng malakas, lagpas dos na yung RPM niya. So mga na-encounter nito, tingnan nyo yung turbo hose nyo, baka butas na yun. Ito po ako sa General Santos City, Davison Road. Inaayos na yung center, nagmagawa sila dito ng center island para gumanda daw yung, para walang overtaken ito. So ngayon, ang ganda na ng hatak niya. So suggestion ko lang, kung bibili kayo ng turbo hose, bilhin nyo yung original, kasi para hindi, kasi pag hindi kasi original, replacement lang, maiksi lang kasi yung replacement, yung original, yung yun talaga yung sukat nya, mahirapan yung magkabit nun kasi agad-agad na tanggal. So ito na po guys, ang ganda na ng hatak niya. Parang ang gaan ng ganyang, ang gaan sa paa. Dati na guys, hindi niya to kaya takbuhin yung ganito ka, yung hindi na siya abot ng 120, 80 kilometers to 100 lang ang kanyang mga takbo. Ngayon ang bilis na niya, magaan na sa paa, hindi ka na nahihirapan mag ano yan, mag-apak sa accelerator. So sa video ko guys, pasensya na kayo kasi masyadong malubak yung daanan nito. Kita nyo po yun guys, yung mga two wheels dito at saka yung mga tricycle. Sa gitna talaga yun sila dumadaan kasi sila daw yun po, kayo na lang po mag-adjust. So ayan na po guys, hindi na talaga bumalik yung check engine na. So yan na lang po.
po guys, wala na talaga check engine. Check natin ulit the scanner. Kanina hindi naka-on, naka-on yung kwan. Check natin. So yan na lang po ang lumabas. One man control sensor, hindi na yan kasali. Yun. So yun na po guys. Ang pinalitan ko lang yung turbo hose niya kasi yan talaga ang kadalasan sira ng mga Ford. So yung map sensor niya at saka mass airflow sensor niya na lumabas lang yun kasi mali yung calculation nilang dalawa, hindi nagmatch kaya lumabas silang dalawa na hindi sila match na hangin sa intake at saka buga ng turbo kaya lumabas din yung map sensor nya. So guys, kung naka-encounter na kayo ng ganyan, tingnan nyo muna yung hose kung yun ba, tingnan nyo talaga yung hose bago kayo magpalit ng mga sensor kasi para makasave kayo ng pera nyo kasi mahal pa naman ngayon. So guys, maraming salamat sa mga nanonood ngayon sa akin. Maraming salamat. Thank you and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.